Totoo ba ma'am na nagbanta kayo na kapag iniwan kayo ni Mr. John Rael, kayo po ay papatay ng tao at merong isang mamamatay? Parang ganon? Ba't ko gagawin niya? Kaganda-ganda kong tao, tapos gagawin po yan? Hindi, magpaparo sa isang lalaki, no? Never. Oh, maganda nga si madam. Maraming naniligaw sa akin from my boyfriend ako. Mga ilan po yung naniligaw sa inyo? Lima. Lima? Wow, ha? Ano po mga trabaho nitong lima? May engineer. Engineer? Tapos may driver din. Driver? Tapos may, ano, may construction isa. Contractor? Okay. Oh, tapos yung isa, konsihal. Konsihal? Bakit? Ano pa yung isa? Police. Oo nga, ang gaganda ng mga trabaho. Okay. Ito, isa pang sumbong na kailangan po ng patnubay sa mga manonood. Si Mister ayaw iwanan si Kabit, tama? Dahil kapag iniwan si Kabit, pinilit magpapakamatay. Si Kabit naman, sabi, pag iniwan siya ni Mister, papatay niya. Matindi. Makakausap po natin si Mrs. Renny Rose Senarlo. Madam Renny Rose, magandang tanghali po, ma'am. Yes po, sir. Gandang tanghali po, sir. Ma'am, nasaan na po ngayon si Mr. John Rael? Nasa BI po siya ngayon, sir. Ano pong trabaho niya? Bus driver po, sir. Saan po siya umuwi ngayon? Kay Kabit o sa inyo? Hindi po, nandun po siya sa garay. At every 5 minutes po, sir, umuwi po siya dun sa hipag ko. Teka muna, pagkatapos po ng trabaho, saan siya umuwi? Dun po sa hipag ko, sir. Pero nagkocontact pa rin po kasi sila ng kapat. Okay, nagsasama ba sila ng Kabit? Hindi na po ngayon, sir. After po ng bago po mag-lockdown. Okay, so hindi na sila nagsasama, hindi katulad dati? Hindi na po. So ano po itong sinasabi nyo sa aming research na nagbabanta pareho si Mister at saka si Kabit na kapag naghiwalay sila, yung isa magpapamatay, yung isa papatay ng tao? Ano ibig sabihin po nun? Yung asawa ko, sir, gusto na po humiwalay. Almost 1 month po na hindi na po niya kinukontak. Ngayon po, nung nakabiyahe po yung asawa ko, kumontak po ulit yung babae. Tapos yun nga po, tumawag po siya na sinabi po niya na pag once na hiniwalayan mo ko, hindi mo bubuo yung pamilya mo. Sabi po niyang ganun. Meron at meron isa inyo mamamatay o kaya ikaw na lang yung papatayin ko. Sabi niya pong ganun. Hindi ko kayo hahayaan maging masaya. Yun po yung sabi ng babae, sir. At meron po kayong screenshot? Yan ba yung pinadaan sa text o sa messenger? Marami po, sir. Okay. Kasi ma'am, pwedeng gamitin yan as evidence para sa pansya ng kasong grave threat. Itong si Kabit. Now, sino pong nagsabi na kapag naghiwalay sila ni Kabit? Umiiyak po sa akin yung asawa ko, sir, kasi gusto na nga po niya humiwalay. Gawa nga po ng gusto na po niya mabuo yung pamilya namin, pero... Okay. Pero pinipigilan po siya ni Kabit. Yung babae po, sir. Kasi plano po namin, sir, nag-iipon na po siya ng pang-upa namin dyan, sir, para makapunta na po kami dyan sa Manila para magkasakasama na po kami. Tumawag po yung babae, sir. Sabi niya po, pag once na pinatira mo dito yung pamilya mo, isa sa inyo ay, sabi niya pong ganun. Hindi ko hahayaan na mabuo yung pamilya niyo, sabi niya pong ganun. Kaya sa takot naman po ng asawa ko, sabi niya, ano na lang, sakyan ko muna. Sabi pong ganun ng asawa ko, kaysa naman ganun ang gagawin sa atin, sabi niya po. Okay, ma'am. Ma'am, pasensya na mama. Hindi sa dinadagdagan ko, ginagatungan ko po yung inyo pong sama ng loob ngayon. Hindi kaya yung mga sinasabi ni Mr. na yan ay gawa-gawa lang niya para maipagpatuloy niya yung kanyang pagkikipagrelasyon kay Kabit, sasabihin na kapag umalis ko kay Kabit, may mamamatay. And huwag ka, baka mamaya siya lang yung nagte-text, si Mr. mismo, para panakot po sa iyo. Diba? That's a possibility. Naisip niyo po yun, ma'am. Kaya mas maganda kung makausap natin si Mr. Kasi para sa akin, mukhang may mali dito kay Mr. eh. Miss Jodeline, ito yung the other woman, aka Betka. Ma'am Jodeline. Kayo po yung Kabit? Opo. Totoo ba, ma'am, na nagbanta kayo na kapag iniwan kayo ni Mr. John Rael, kayo po ay papatay ng tao at merong isang mamamatay? Parang ganon? Ba't ko gagawin yan? Kaganda-ganda kong tao, tapos gagawin po yan? Hindi, magpaparo sa isang lalaki, no? Never. Oh, maganda nga si madam. Oo nga naman, kaganda-ganda niyo. Pero ano po itong mga ebidensya rito, ma'am? Screenshot na talagang meron kayong mga pagbabanta. Kanino ako nagbanta kay John Rael? Hindi, kay Mrs. Ayan po. Good luck sa pagpatay kay John Rael. Umayos ka dyan, ah, baka ako mabusyong mapatay ko John Rael. Okay, malabo. So yan po ma'am, may mga text na para papatay ka. Sure ba yan na ako yan? Tingnan nila yung number kung sa akin ba yan. Baka mahilig ka, yan kasi yung babae na yan. Mahilig yan gumawa ng number tapos magpapanggap na ito. Magpapanggap na mama siya ni John Rael, iti-text ako. Tapos magpapanggap siya ng kapatid ni Malin, iti-text ako. Tapos minsan,
magtitik sa akin, tapos magpapanggap na si Jundrel, ang hilig niya magpapanggap ng ibang tao, pagsabungin ba, ganun. Wow. Mahilig siya magpasabong. Gumagawa siya ng ibang number. So ma'am, okay lang sa'yo na maghiwalay na lang kay ni Jundrel? Ito, ganito po sir ha. Nagkakilala kami ni Jundrel, pakilala niya sa akin, binata siya. Oh. Tapos, ang talauna, nalaman ko na may asawa siya. Gusto kong makipaghiwalay sa kanya, pero ayaw niya kasi mas mahal niya ako kaysa dyan sa babae na yan, kay Rene Rose. Wow. Na mas pipiliin niya ako, so nagbigyan ko siya kasi wala na siya, hiwalay na sila. Tapos ngayon, nagsama kami ng ilang buwan. Tapos itong si Rene, itong si wife, gusto siya na makipagbalikan kay Jundrel. Kahit kami, okay lang daw sa kanya, basta sila pa rin daw, tanggap niya yung relasyon namin ni Jundrel. Nag-set siya ng araw. Kung inaantay niya kung kailan uwi si Jundrel sa kanya, kung kailan uwi sa amin, tag isang linggo. Okay, sandali po mama, para maging patas. Sige, Mrs. Rene Rose. Sir. Ma'am, sabi ni Jodeline, eh bakit siya papatay? Ang ganda-ganda niya. Mas maganda siya sa'yo. Ayun nga po sir, yun nga po lagi sinasabi niya sir. Pero bakit hindi nga hiwalayan yung asawa ko? Ano bang meron sa asawa ko at ba't di niya kayang hiwalayan? Ngayon po, tumawag po siguro siya kanina, kaya hindi ko kumakontak kay asawa ko at pinagbantaan na naman po siguro niya sir. Kasi yan lola po niyan, mangkukulam, kaya kumakas yung loob niya na sa... Oh! Ma'am Jodeline, pwede niyo pong sagutin yung sinasabi po ni Mrs. Senarlo? Na? Hindi naman pala totoo yung mga pinagsasabi nyo. Sige, mag-usap po kayong dalawa. Pinagmamayaman pa niya yung kasal-kasal nila. Eh, kasal na sa pirma-pirma lang naman yan siya. Napilitan na naman si Jundrel dyan na... Galing si Jundrel sa eskwelahan. Eh, nabutan na lang siya ng papel na patunayan na kasal na sila. Iwan ko lang kung legal ba yan. Wow, excuse me, legal to para sabihin ko sa'yo. Ang kapal naman naman. Pirma-pirma lang yan sila eh. Walang... Binigyan lang si Jundrel ng papel na hindi sila kasal sa simbahan, hindi sila kasal sa uwi. Basta binigyan na lang si Jundrel ng papel para papirmahan na lang doon. Ma'am Jodeline, payag ka ba? Hiwalayan mo na lang itong si Jundrel? Sos, payag na payag. Matagal lang kaming hiwalayan yan. Hiniwalayan ko na yan. Ito lang kasing itong babae na yan. Ayaw maniwala. Ay, wag ako dudunod sa kinakailang beses ka nang sinabi niya na hiwalay kayo. Nung time na umuwi sa akin yung asawa ko na sinabing, ay, magpapahatid sana ako sa'yo kasi binenta ko na lahat ng gamit dun sa bahay. Pero hindi ka pumunta. Ano ginawa mo? Oh, sige nga, sabihin mo sa akin. Lahat ng kasinawan mo. Ano mo kapagsalita ka ng ganyan? Tanggap mo naman yung relasyon namin kahit dati pa. Ikaw pa magsabi na payag ang maging kayo. Basta kami lang. Basta balikan dahil sa kapustuhan ko mabuo yung pamilya namin. Oh, ang basta nagkakaganyan ka. Wala ka kami. Saka ka naman nagkaganyan. Ngayon wala na kami. Saka ka nagkakaganyan. Ano ba nakakagawa? Hindi kita maintindihan. Wala ka kayo yung asawa ko. So, ganito na lang po, Ma'am Rene Rose. Hiwalay na lang po sila. Paano po ako nakakasiguro, sir? Kasi ilang beses na sinabi niyang ganyan. At ngayon po... Yan kasi ang kibig kasi ng utak mo eh. Hindi ka kibig ng utak mo. Ilang beses mo na sinabi sa akin yan. Una-una pa lang nakiusap ka na sa akin, di ba? Ang kibig ng utak mo? Ay! Bakit? Hindi ka maniwala na. Pasalitain mo. Ma'am Rene Rose, ba't mo nasabi na mangkukulam yung kamag-anak ni Ma'am Jodeline? Sinabi po mismo ng asawa ko, sir, yun po lagi binabanta niya sa asawa ko. Sabi niya, hindi mo alam kung anong kaya kong gawin sa'yo. Yun po lagi niya binabanta sa asawa ko, sir, kaya takot ng asawa ko. Siyempre, Bisaya yan, sir, eh. Ma'am, Bisaya din ako. Ibig mong sabihin, mga Bisaya, mangkukulam? Hindi po, sir. Kahit sinabi naman po ng biyanan ko, sir, na talagang may... Sa kanila po, lahi po talaga nila yan. Yun po yung lagi niyang sinasabi, binabanta niya sa asawa ko, sir, kaya natatakot yung asawa ko na hindi mo alam kung anong kaya kong gawin. Yung lola ko, pinakamalakas naman kukulam dun sa amin. Yung po yung lagi niyang sinasabi, sir. Ma'am, para maging patas tayo, ma'am. Para maging patas tayo dito. Ma'am Jodeline, malakas na naman kukulam yung pamilya mo. Hindi totoo yan. Walang sinabing ganyan. Ma'am Jodeline, pakisagot po. Walang sinabing ganyan. Malakas na lumang kukulam yung pamilya mo, sabi ni Rene Rose. Maniwala ka naman dyan sa... Ang galing gumawa ng istorya yan. Hindi ko naman sinabi yun. Wala kang sinabi? Wala. Gumagawa na ng kwento yan para masira ako. Okay. So, hindi totoo yun? Hindi. Okay, sige po. So, maliwanag. So, Ma'am Rene Rose, ganito na lang po. Bantayan nyo na lang po yung inyong mister. Kapag halimbawa, ma'am, hindi pa rin nagbago, tuloy-tuloy pa rin, tawagin nyo kami din. Tayo po yung magpaplano kung paano po tayo makakuha ng hustisya para sa inyo. Okay, ma'am? Sir, paano po? Hindi ko po mababantayan kasi nasa biyay po yung asawa ko. Ma'am, nandito po kami. Ma'am, tuturuan kita mamaya off-air. Hindi ko sasabihin sa'yo on-air kasi nakikinig si Miss Jodeline. Sasabihin ko sa inyo off-air para magawa nyo yung tama na para mabulagan natin sila at makakuha ka ng hustisya. Okay, ma'am? Opo, sir. Ma'am Jodeline,
Meron pong mga netizen nagsabi, napakaganda ng picture mo, pero hindi ba filter daw yan? Filter? Wow, ha? Hindi. Hindi filter? May video nga ako, kaya pipino mo pa yung mga videos ko. Oh, sige, pwede pa makita ang video? Hindi, request ng mga netizen eh. May videos ako dyan sa post ko, tingnan nyo dyan. Makita niyo kung filter ba o hindi. Ako'y bulak na water lily, ako'y bulak na makawiwili. Maputi na po talaga kay ma'am sa tunay na buhay? Opo. Sa personal? Opo. Ah, maputi kayo. Mistisa nga kay ma'am. O tapos ako magpakamatay? Excuse wow, me? Wow, ha? Wow, ha? Ikaw lang kasi naiingit ka lang sa akin. Kaya ganyan dahil. Okay na ma'am. Sige po. Madam Jodeline, maraming salamat po sa tayo na binigyan nyo sa amin, Madam Jodeline. Sige po. Ma'am, saan ba nakakabili ng ganong klaseng camera? Yan ang magkakasura ko eh. Okay, sige po, sige po. Hindi, maganda nga po, in fairness, maganda po kay madam. Totoo po yung sinasabi niyo, maganda tapos po kayo. Excuse me? Yeah, baby! Tama, tama. Ma'am, yeah. Tama po yung mga sinasabi niyo, ako po ay agree. Gahilas-hilas ng madagway, diyan nga, magpakamatay ko sa lalaki, giyatay. Giyatay. Nga naman ka magpakamatay, pastila. Niyo, hindi makamubon sa akin. Kasi sa sobrang ganda niyo yan, baka hindi siya makamubon, ano po? Na-insecure lang yung babae sa akin eh. Ma'am, meron na kayong bagong boyfriend? Meron na. Ayun sa Facebook, tingnan nyo. Maraming naniligaw sa akin, pero may boyfriend ako. Ah, mga ilan po yung naniligaw sa inyo? Lima. Wow, ha? Ano po mga trabaho nitong lima? Pero isa lang yung sinagot ko. Isa lang? Anong trabaho po nitong sinagot nyo? Army. Yung pong lima, ano pong trabaho ng limang naniligaw? Pwede malaman? May engineer. Engineer? Tapos may driver din. Driver? Tapos may construction isa. Contractor? Okay. Oh, tapos yung isa, konsihal. Konsihal? Bakit? Ano pa yung isa? Police. Oo nga, ang gaganda ng mga trabaho. Okay, talaga namang. Eh dahil nga po ma'am sa maganda kayo. Kaya meron kayong gaman. Ayun, nagsisilo sa akin yung babae na yan eh. Hindi niya matanggap. Sige, hindi ma'am. Hindi niya matanggap na nasasabi ako nung doon na wala na kami ni Jundrel. Okay, okay. Sige, ma'am. Ma'am, salamat ulit sa time na binigyan sa amin. Good luck po, madam, ha? Ingat po kayo. God bless. Thank you po. Okay. MJ, anong mga comments dyan? Idol Rafi, may gusto daw silang pausong challenge. Ipa-no makeup challenge mo raw si ate. Sabi naman ng iba, kung pwede raw ba na baka daw filter daw o gandang face app yung nakikita nila kay ate. So yun nga, gusto nila no makeup challenge para kay ate kung pwede ba natin siya hamunin na ganun. Pero sabi nga ng iba, ate, makakahanap ka ng iba. Ayan, o diba? At nagugulat sila sa self-confidence si Judy Lynn. Sana all daw, ganyan ka-confident. Pero eto, sabi ni Roquel Luna, actually, nasa lalaki daw yung diferensya, no? Nagawa-gawa siya ng kalokohan, di ba? Para hindi niya maiwan yung kabit. Yun talaga yung sinasabi nila na parang, bakit gano'n nag-aaway yung dalawa? Pero nasan yung lalaki, di ba? Isa rin siya sa may mga kasalanan. Eto, sa ating YouTube talagang umaapaw. At nakita niyo naman, nakakaduling sa bilis ng mga komento. Pakita natin, kuya, yung dami na komento nung pumapasok dito. O, titigil lang ako ng isa, ha? Para makabasa lang tayo ng mga kapatid natin sa YouTube. At sabihin naman nila, binabasa natin ng mga comment nila. Na natatawa sila kay ate, do? Sinasabi nga nila, ready na raw mag-boxing. At, ayan. Okay, dahil sa sobrang dami ng YouTube, hindi natin ma-stop na sobrang dami nanonood sa atin ngayon at nagko-comment. So, babalik tayo sa Facebook. MJ, yes, MJ, yes, idol. Para pampatanggal stress, ang request ng mga netizen, baka pwede sumayaw kayo ni Chang Marx. Salamat, Chang Marx. MJ, salamat.